Ba't ka tumatawa? Mag-iimbento sana ako ng title. Sige galaw-galaw, chuk-chuk-chuk. Ang luma. Sige galaw-galaw. Ito lang ang bagong sumayaw sumunod. Pero... Medge. Pero yung mga old songs, pero noon ka, di ba si Robin sa band? Noon na? Oo naman. So many ways. May mga kapanoon na mga... Okay, hindi ko alam kung narinig mo na yung bagong version mo ng bakit ngayon pa lang yung video rock siya. Bakit ngayon? Coldplay version. So, medyo nagustuhan siya ng fans. So, kaya ginawa ko yung Reimagined EP, which I'm releasing this month. So, November 1 lalabas yung nandito ako. Kasi araw ng patay yun. Hindi maganda yung joke. Itong re-release ko yung buong EP. Andun yung nandito ako, maliyong iyo, sumayaw sumunod, makikita mo lang iba. Kaya ko lang dito sa puso ko. May nakalimutan. Please don't go away. Yun, re-release this na. Reimagine lang. Most of the year, I think the year has really been about A-team and all of the shows we've been producing, diba? And since mid-year, nagsimula na itong mga concerts that we're producing. Ngayon, ikaw na ulit yung magpe-perform. Mas madali mag-produce pag ako. Pag ikaw. Dahil. Pag ikaw lang. Hindi, syempre wala na ako yung pakausap. So, but I have to say, producing for Martin, for me, personally, was a wonderful journey. Kasi, sabi nga niya, parang walang gumagawa nun eh. But, ano ba yung pumasok sa isip ko na ginawa ko yun? Wala lang, mahal ko lang si Martin. And I believe in him. And I think he deserves an Araneta concert. So I'm happy. He was fantastic. It was a good crowd. Rave reviews. We wanted to have a repeat, but we just didn't. Wala nang time eh. My bad. Hindi namin na-anticipate agad. And then sikip na yung November, hindi niya, and then December. And then itong Street Boys naman. Wala lang, parang sarap pala maging producer. Nakakatakot kasi syempre i-invest ka sa mga productions na hindi mo naman na hindi ikaw, di ba? Mas alam mo yung market mo, mas alam mo yun, di ba? So, mas kakapain pa yung sin pa manonood dito. But I just trusted my instincts. I'm a fan obviously of Martin and I'm a fan of Sweet Boys. So, I want to produce concerts that I want to watch. I want to produce concerts that, you know, yung may nostalgia. Now, having said that, of course, my favorite is doing my own concert. So from here on until next year, puro Ogi na tayo. So, malaki ang kinitang sa Martin concert. Hindi ko alam kung malaki, pero... Re-release sa akin ni Kaka yung pera. Nakangiti naman siya. So siguro okay naman. Oo naman, hit siya. Yeah. So number one requirement when you produce, kailangan fan ka. Siyempre. Eh bakit yung mag-produce ng hindi mo alam, no? Another challenge is that ang mahal mag-produce ngayon. Yung mga materyales, yung to come up with the stage. Payat ang 10,000 in one day. Diba? It's like pag iniisip mo, mahirap. So susugal ka dun sa instinctively you like to. Ang sponsors pati, marami kaming kalaban, maraming events. Maraming foreign groups na tumarating. Maraming mga products na pwede lang sila lang gumawa ng event, di ba? They can produce their own events. So, and then, syempre, very limited na ng pera ng sponsors. And it's at the end of the year, so,
nakalatag na yung pera na for next year. So I'm learning those things na dapat pala yung pagligaw ko sa sponsors mas maaga na for next year. In fact, this November, meron akong isa pang semi-paid launch na gawin namin with LBD. So, maliligaw ulit ako ng mga sponsor for next year. Pero Ogie, would you say major acts, yung foreign acts, major threat pa rin talaga sa inyo? I wouldn't say it's a threat kasi ako gusto ko rin manood. Ang dami rin ako gusto manood. Pero syempre, sa panlasa ng tao at syempre sa hilig ng tao, sa totoo lang, pinahin mo yung foreign. Diba? Kasi kami, napapanood nyo dito. Nakikita nyo kami sa TV. You're familiar. Diba? Iba yung parang kang bumili ng import na gamit. And it's not a bad thing. It's not, it's something that we have to hurdle. So it's just the challenge is on us. How do we then encourage the sponsors to say, you know what, okay, let's go local, let's go, diba? Kasi syempre kami, pag-produce kami, patingi-tingi na. But if you're going to do it on a constant basis, lagi kang may concert, ipinoproduce, then they say, oh, okay. They're serious about where to put it. They kailangan may ganun din. Makita ka ng mga brands na they're serious about it. Ogie, so far yung mga, ang parang thematic ano ng ATM, throwback, or naka-anchor ka sa nostalgia. Yun ba ang... Well, we did also, sorry to cut you, we did Lara and Gian also. You know what, that was in the movies, and then we did their theater, parang Broadway then. So, medyo yeah, nostalgia pa rin. Oh, yan. Yeah. Medyo. So, yung market natin, mga tito-tita, itong 90s, kahit magkaila sila, tito-tito na rin sila mong, di ba? So, yes. It's ano eh, they're the paying crowd, they're... Magkano ticket? 8,000? Sigurista. 7,000? It's not cheap. Yeah, you have to kind of measure how many times you multiply 8,000. Folks, may collab ka with Amy. Yes. Hindi mo naisip what if may song ka rin na gawin for SB99. It's bago Bini, sila naman yung sa pinpap. Beanie was just so open to do that. Mahirap kasi makipag-collab then pag hindi ko naman din kilala pa siya. Diba? I mean, yung Beanie nakikita ko lang. Nakakasama mo. Oo, nakakasama. So, I would love to do with SB19 but I'm not really close to them. I've never guested in their shows. I think they're a fantastic group. I think they're great. So, maybe. May jet lag siya. May jet lag siya. Mainitan ka, no? Aileen, mainit daw. Kasi diba ang feeling nga ng mga bash kasi sa mahal ng mga ticket. Yeah. So ito ba, bayad sila na ng ticket. Nagigigan ng mga. Sino? Ang meaning. Hindi, guess ko lang naman sila. Guess ko sila, pero yun nga. Ay, yung TF nila. Ano ba yung, I'm sorry, ano yung tanong? Tickets and TF. Mahal ba yung tickets sa mall sa concert? Pareho lang. It's no. Mahal dahil sa akin. Wow! Joke. No, in fairness to them, hindi sila sumingin sa akin. Parang sabi, bahala na kayo. Baka yung pang-shopping ko, yun na yun. But no, of course, we allotted. Ganun kalaking talent. Yes. So Hermes lang naman. No. They were so kind. So, yung ticket kasi sa, well, new NPAT, syempre mas maliit na lugar yun. So, mahirap mo ang ticket mo. 1.5 lang. Pero minsan mahirap, di ba, yung hindi nanitigil lang
exactly if, parang paano ko babayaran yun? Ikaw na susukat. Pag sinabi sa'yo, kayo na pong bahala. It's like saying, yun na yun. Kayo na pong bahala. Kayo na sumukat nun. May halo friendship eh. No? So sa akin, sino? Magandang gesture yung susukat. 5 million. Joke. Oh, gusto na yung plano na Pogi the Musical. Napakayaman ng Lido eh. Napakayabang! Ha? Pogi the Musical. Yes. Okay. So dahil dyan, alam mo, naurong nang naurong yan. Kasi next year, ang dami kong gagawing series. So hopefully... Concert series ha? Oo, mga maliit na show. Malapaki. Na sunod-sunod. Ang dami kong gagawin. So... Ha? Ay, hindi ko kaya yun. So, hopefully, at the end of next year magawa ko. Kung hindi, 2026. Ikaw, Ogie will play as yourself. I'll play another character. I think his name's Roger. Musical about yourself ba to? No. It's about... napanood nyo ba yung magpasikat mo? Kailan ba yan? Kailan kayo nagpagpasikat? No Tuesday. Sino nanonood? Wala. Wala kayo support! Sorry na, manood kami ngayon sa YouTube. Panoorin nyo na muna. So, pag napanood nyo yun, medyo mas maiintindihan nyo. So, may pa-preview ka na doon? Hindi naman, but the gist of what I was explaining, there is the character that I'm going to play. So, yung magpasikat nyo, concept mo? More or less? Teka. Hindi, yung germ galing sa staff. Yung execution was Kim and myself. But yung part ko was me. Part ni Kim was her. Ah, okay. Yung part ni Nalasi and MC was a... Olivia. Panoorin nyo. Panoorin nyo yung performance. After more than 3 decades, paano mo na may maintain yung relevant ka? Hindi ko alam. Feeling ko, nilalagay lang ako sa lugar kung saan pwede ako maging relevant. I mean, of course, there were periods in my career when ano nangyayari sa akin? Susubok ako ng ganito, pero wali. You know? So, I think I just kept trying. Makukuha mo rin yun ulit eh. Kasi ang mahirap kasi makuha sa career second win or the third win or the fourth. So, kaya sinasabing second win, di ba, yung pagtakbo mo. Yung, di ba, pag tumatakbo ka sa marathon, yung umpisa ng takbo mo, medyo hinihingan eh. Hanggang sa parang after about 10-15 minutes, para ka na lang nag-glide. And that's what they call the second win. At the same time, when you're sailing a boat, you have to catch that wind again, di ba? Hindi mo alam kung kailan dadating yung hangin. So, kailangan mo lang talagang abangan and be patient. Ikaw hindi ka nawala, dire-diretso. Wala nung umpisa. Thank you. Nakailang wind ka na? Wind? Isa lang. Actually, hindi ka siya huminto. Hindi ko alam. Okay, siguro, himay-himayin natin. So, when I started singing and then I started doing movies with Mother and then Diva and all of that. Parang hindi mo maalam kung ano ako eh. Ano ka ba? Actor, comedian, singer, di ba? And then there was Bubblegum, which was so popular na parang, ah, comedian siya. Ah, he's a funny guy. In fact, maraming mga bata ngayon na were in their late 20s na, of course we know him, he's that funny guy. Siya yung Yaya and Angelina, siya yung boy pickup. Ganyan. When they see sick, ah, sino na ito? So the older generation is the ones who are 40, 30. They're the ones who know I'm a singer. Kami yun. Kayo yun. 40, 30. So if you fast forward then, after my GMA, Bubblegum, and S&P Stand, wala ako. Then I went back to ABS-CBN and then nilagay nila ako sa ASAP. And then hurado.
So then, you know, a singer siya eh. Siya yung sumulat ng mga kanta ni Regine. So there was that identity. But when I joined Showtime, ay, nakakatawa pala to. Marunong din makipag. Tapos, i-judge din siya. So, I think it's Showtime that solidified who I am finally. Because you're seen every day. Tapos yung mga bata, magkaroon ako ng mga buckets talaga ng fans. I was tapos sa Kuya Ogie. I became a father figure also. Ninong figure. I think it's really Showtime that kind of put things together. So, naging bulaga ka ba? Nung una, guess lang. Pero Ogie, yung iba, pa-wind down na pag a certain age. Ikaw parang hataw pala. Parang mas binibisi mo yung sarili mo. TH pa siya. Araw-araw, tapos shows, producing. Kaya nga panoorin nyo yung pagpasikat ko. Kasi makikita nyo doon yung gusto kong sabihin. Ang theme kasi namin is tigil, hinga, kalma.